age of 4, bigla ko na lang naramdaman sa sarili ko yung ganito pakiramdam na sometimes hindi na ako obra sa mga babae, impotent ngayon, kasama na doon ang insomnia, hindi rin ako katulog, nagtatake ako ng sleeping pills. Naka 2-stroke lang ako, wala akong bisyo ah. Pero it happens nung last less than 10 years ng first stroke ko. Then second, yung less than 4 years na stroke na naman ako. So bago mali sa misis ko, papuntang Japan, nung nag-shipping kami nung gabi, I wonder bakit bigla siyang hindi lumaban yung akin. Nagkataka ako. Siya rin nagtaka mismo. Bakit hindi kami naging successful nung gabi yun. So, lagi namin ginagawa, ganun at ganun pa rin. Ang ginawa ko, nagpatingin ako sa isang sikat na hospital, sa doktor, na professional. So, ang resulta, tinanong ko ng doktor kung may anak na raw ako. Sabi ko, meron ako anak, dalawa lalaki. Sabi ganun, swerte mo pa bago nangyari sa yan. Pero, hindi doon nagtatapos kasi buhay pa naman ako. Eh, nag-arap rin ako ng sarili kong kaligayahan bilang tao. Anong gagawin ko? Sa sakit kong diabetes, sakit kong insomnia, sakit kong high blood, hypertension, saka sa sakit kong nga itong kinikwento ko. So lahat yun nagsama-sama. Very hopeless dahil kasi nga sa pangyayari ko. Malungkot na tanggapin pero nandiyan eh, wala akong magagawa. So, medalya ko na lang yung naging dalawang anak ko bago pa nga nangyari ito. Tinitake kong pills para sa kagustuhan ko doon sa babae, yung enhancer or medication, yung supplementa yun, useless yun eh, hindi rin nangyayaring ano. Maktibo sa katawan ko dahil nga sa siguro parang ningas ko gun sa umpisa lang magaling. Pero sa bandang uli, suko pa rin. Siguro ang naging dahilan nito yung stroke nga at diabetes. Yan, sinabi na ng doktor yan eh. Na yung diabetes, maapektuhan talaga ang sex life mo. Malaking bagay yun ang pagkaka-apekto sa pagkatao ko nun. Kasi unang-una, sa dami kong kaibigan, sa dami kong gustong puntahan. Tapos pag nalaman nila akong gano'n, hindi makaniwala sa edad ko. Naka-apekto yun dahil sa nabawatan ako ng kaibigan. Lumusog tayo sa gera kung wala tayong bala, mamamatay ka rin. Parang gano'n rin sa pagkatao ng isang kaibigan mong babae. Kahit na kasama mo siya, kung hindi mo naman siya mabibigay yung kagustuhan niya. Iiwan at iiwanan ka rin. Yun ang malaking apekto na nangyari sa buhay ko. Yung mga bagay na kagustuhan ko sa katawan ko na gusto kong nakakaramdam ako ng pagnanasa minsan. Ano, gusto na isipan ko, ayaw ng katawan ko sa pamilya ko. Natanggap nila yung sistema ko. Natanggap nila yung life ko na ganun nga ako siyon. Meron po ba bang remedy? Meron pa po bang paraan para ma-enjoy naman namin ang buhay namin? Impotence is a condition in which it affects a man's ability to achieve or maintain an erection or the ability to achieve ejaculation. Mahalaga ang pagtatalik sa mag-asawa dahil isa ito sa nagpapatibay ng kanilang samahan. Ngunit paano kung isa sa kanila ay may problema sa pakikipagtalik? Yan po at ibang mga sexual disorders ang ating pag-uusapan sa pagbabalik ng Organic TV. Diyan lang kayo. Should be another 30 minutes of inspiring episode na naman kasi ang hatid natin ngayon is about sexual disorders. At what? Yes. At ayun ang kadalasang naging problema sa mag-asawa sa pagdating. Kaibigan, Organic TV is here again to give you tips and advice on how to become fit and healthy. Hello, Miss Kathy. Hello, Eugene, and hello to our friends. Now, this would be another 30 minutes of inspiring episode na naman kasi ang hatid natin ngayon is about sexual disorders. At what? Yes.
At yun ang kadalasang naging problema sa mag-asawa sa pagdating sa pagtatalik. Uh-huh. That's a very exciting topic, Ms. Kathy. Ha? Kaya naman. With us again is clinical professor of Fatima University. He's also the chairman of media affairs of the Philippine Neurological Association and TV host, Dr. Joseph Lee. Hello, Doc. Welcome Hello, back. Hello, Regine. Hello, Kathy. Good day, Doc. Mainit ang topic natin. Oh, yes, Doc. Kasi ang pag-uusapan natin ngayon is for our friend Kuya Ferdy. Kasi sabi niya, ano daw yung importance? Paki-explain daw, Doc. Okay. Miss Kathy, pag pinag-uusapan natin ng impotence, it says that mababa ang libido. Okay? Mm-hmm. So, minsan kasi ang impotence kasi pwede natin iugnay sa erectile dysfunction. When you say erectile dysfunction, hindi mo ma-sustain yung erection mo on a certain period of time to give you a very good sexual performance, no? Mm-hmm. So you term it as ED or erectile dysfunction. Mm-hmm. Now, ang impotence kasi maraming ano yun eh, saklaw yan eh. Impotence secondary to yung age mo, 'di ba? Uh-huh. Obesity, hypertension or neurologic diseases, no? So kasama siya doon sa isang paradigm na sinasabi natin minsan ang isang lalaki na kakaedad o yung andropause pwedeng pumasok yung impotence, okay? Uh-huh. Now, pag tinukoy mo naman tungkol sa erectile dysfunction, ibig sabihin nahihirapan siya magka-erection. Ano ang mga klasifikasyon doon? No, pwede yung sinasabi natin yung psychogenic. Regine, when you say psychogenic, it's psychological, no? There is no mental problem or organic entity. Physical problem. So it's physical, no? There is something wrong with the individual, okay? Pag sinabi mo ng organic impotence or erectile dysfunction, ibig sabihin nito, ay meron kang problema, endocrine or medical, diabetic, hypertension, circulation. You can have Parkinson's disease, yung stroke patients, okay? Patients na umiinom ng gamot for a longest time, okay? Uh-huh. So pwede ka rin magkaroon ng problems with impotence and erectile dysfunction. So, okay. So, you're saying ang sexual dysfunction is a symptom, not a disease. Kasi there's an underlying disease. Bakit hindi siya nagkaroon ng total erection or total ano? It becomes a disease kung talagang yung mismo yung capability mo, hindi mo na magagawa. Like yung ED is already a disease. Kasi the erection, the activity itself, hindi mo na ma-perform because of vascular defect. Okay. So kasi you know very well that yung male organ natin is vascular and very muscular. Mm-hmm. So yung flow mo, hindi na na-perform, hindi na maganda ang perfusion. So you have problems with erection. May kinalaman po ba yung lifestyle ng tao or yung mga kinakain niya? Yeah. Indeed. No? Kasi pag ang regime, pag isang tao kasi is obese, okay, no? Then you have high cholesterol. You can have problems with yung ugat later on, no? You can have atheromatous plaques there that can cause yung difficulty of blood perfusion. Yung pagdaloy ng dugo doon sa ating male organ, mahihirapan, no? Yeah. So, pwede yon. Tapos, pag isang tao ay high blood, no? Mataas ang presyon. So, pwede rin magkaroon tayo ng mga problema on that sense. Pero there's no particular food na bawal ang ganito or yung ganyan kasi yun yung nakaka-cause. No naman. Siguro ang food lang naman natin, yung mga exogenous food that we take is probably those that can cause yung sinasabi natin na high cholesterol. Uh-huh. Mm-hmm. So, Doc, is there any medication that can cause erectile dysfunction or impotence? Okay. That can cause it. Kasi mga side effect eh. Yes. Ang sinasabi natin yung mga gamot na pwedeng mag-cause or magsanhi ng erectile dysfunction, yung mga Parkinson's drug, no? Anti-Parkinson's drug, yung mga anti-seizure drug, mga anti-hypertensive, mga para sa mga alta presyon. Uh-huh. So, pwede yun. Yung mga cardiac medication, even yung long intake of anti-cholesterol can cause problems later on na pwede kang hindi magkaroon ng magandang erection. No? So, pwede yan. So, huwag na magamot.
Yes, no, tama yun. Ang ano kasi sa itong mga viewers, because they might be asking bakit yes. ganit may impotensya or sexual dysfunction. So they check also yung medication nila, no, di ba? Kasi importante yun, Regina, Cathy, no, para alam ng ating mga televiewers. Kasi ang erectile dysfunction, no, impotensya, sinasabi natin, kasi may mga risk factor. Eh. Hindi lang porque sabi mo may edad ka na, mababa ang testosterone levels mo, kasi meron tayong mga risk factors, di ba? Maliban dun sa smoking, yung caffeine mo, yung alcohol, excessive alcohol, you have medications yes. that later on will cause adverse effect. No? Ito sinasabi na banggit na natin. Mm-hmm. So kung hindi ka maingat, maaring magkaroon ng problems later on with regards to yung ano, sexual performance mo. Doc, ask ko lang, di ba ED yung hindi maka-erect, tapos yung production ng sperm. Iba pa ba yun? Iba pa yun. Yun, pa rin yun ang iba pa siya sa ano sinasabi. Kasi that is another sexual disorder. Mm-hmm. No? Yung hindi makaproduce. Ibig sabihin, yung testosterone mo sa individual, lalo na sa guys, which is testosterone, is not sufficient enough para yung ating testicles to produce enough sperm cells. So pag ganun, kailangan na sila magkonsulta, no? That's yeah. some problem. Yeah. Exactly. Yeah. 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 Pero puro ano, puro pa nalang yung pinag-uusapan natin. Oh, dapat may ano, counterpart. Para it's unfair. Unfair. Girls, syempre kasi naman din ang girls. Yes. Normal. Yes. Problema din tayo. Ano mga sexual disorders ng ganyan? Yeah. Okay, like meron tayo mga hindi na frigidity. No? Frigidity, ibig sabihin, the female doesn't have the sexual arousement, yung orgasm, no? They cannot experience, okay? Parang iniisip mo, is that secondary to a psychogenic or psychological or organic in itself? Parang organic in itself, baka meron siyang other medical problems, no? Psychogenic because yung partner niya is not influencing her. Orgasmic propagation in the individual. I think it's also advisable na as a couple, mag-usap kayo, no? Mm-mm. Kasi sometimes mahiya kang i-refer sa husband mo or sa wife mo. Mm-mm. I think it's a really high time to open up. Saka Ma'am Cathy, that's very good, no? You were asking kasi Regine, this is the common problems of couples, no? Yung mga ayaw mo with regards to sexual performance, you have to tell your partner. Yes. Kasi that could create a psychogenic problem later on. Mm-hmm. Like your husband is satisfied on what he wants to do to you. Mm. Pero ayaw mo yun. Mm. So it becomes a burden. Then magkakaroon ka ng frigidity in itself. Uh-huh. Because you do not want that, but you want to satisfy your husband. Uh-huh. So that will become a problem. Parang feeling mo maging sexual disorder na siya. Isa yeah, pang ano, concern sa mga kababaihan, pag yung babae hindi yung parang kumbaga dry. Pag ganyan yung Regine is like, we have to check the hormones, no? The estrogen levels, okay? Pagdating sa menopausal yata yun eh. Oh, pag menopausal kasi, that is a natural thing because your lubrication or your cells, yung mga glands ng females, hindi na nag-produce. Yeah. Now, but yung sinasabi kasi ni Regine, if you are not yet on the menopausal age and still dry. You're still dry, we have to check yung estrogen levels ng individual. Baka yung estrogen level mo ay mababa, no? Ito yung hormone ng kababaihan na dapat nating tukuyin at gawan ng pansin kasi baka hindi na siya maganda, hindi na siya normal. So, meron tayong mga medications and injectables for that. And then, yung estrogen, Doc, does it help in sexual arousal? For females. Oh, yes. Yeah, no? It has, it's like, yung pag sa testosterone, sa babae, sa lalaki, sa babae, estrogen is that. That is a spur, parang ano yan eh, yung parang yung that makes you yung ability to yung parang enhance your performance. That's an arousal, a hormonal arousal thing. No? Okay. Aside from the hormones, Doc, is there any supplement ba or anything na maka-enhance sa sexual? Yes, we have. Kaya minsan, di ba, may sinasabi tayo, Ma'am Kat, may mga food tayo na enhancer na pwedeng maka-stimulate ng ating yung libido. Mm-hmm. No? This is for both men and both for females. Mm-hmm. Okay? But is it scientific? Okay. So ngayon, ibig sabihin, may research pa doon. Is there a basis for that? Yeah. So we have to go to what is research-bound and what is important. So we get to have supplements. Mm-hmm. No? Like your organic acai, we have substance there that are
to counteract yung mga risk factor, yeah. Di ba? Meron tayong mga phytosterols, mga phytochemicals that would decrease yung cholesterol natin. And you know, cholesterol is one risk factor for erectile dysfunction and impotence, di ba? We have mga theobromide, di ba? We have omega oil in there. You have ellagic oil, yung acai oil. These are very, very good to improve yung libido, yung performance. No? This is both for the men and female. So, yeah. At the end stage kasi, yung ingredients na supplement mo is very, very important later on in adjusting what is lacking in the individual. Okay. So, sabi ni Ferdy na ano ba yung normal age na magkaroon tayo ng parang sexual dysfunction or something? Yung age doesn't really have a bearing, ano, depende yan eh. You can have even at the young age. O ngayon, Dok, nagka-ano nang, no? Oo, di ba? Meron tayong problema, bata-bata pa, no? Ang lagi natin dapat tandaan kasi is like, okay ba ang hormones mo? Di ba? Are you taking in a good food intake? Ibig sabihin, adjusted ba yun? You don't have any medical problem. Pag yun naman ay wala namang problema at balanse, no? And you do exercises, yes. No? And you have a good healthy lifestyle like Regine, you are, walang tayong magkakaroon, hindi tayong magkakaroon ng problema on that aspect, no? Siguro ang pinaka ano lang natin, kung nagkaroon ka man sa edad, no, earlier on, magpapacheck ka. Pag meron ka naman edad, like you're 50 and above, oo, tapos meron ka medical problem, you have to check your medical problem and joining to that, yung sexual disorders. So, there is a cure, that's the good thing. Yes. Pero hindi dapat din i-self-medicate. Tama exactly. Kailangan talaga magpa-consult. Exactly. Ayun, importante yan. Okay, Doc, ito naman, babasahin ko lang yung isang Facebook question natin from Miko Carlos. Ang pagtatalik po ba ay naglilipo sa heart attack? Oh, yes. Heartbreak lang ata. Depende yan ah. Kasi like, lagi nating sinasabi, if you vasodilate, no? If yung mga ugat natin nag-vasodilate, ibig sabihin naglumaki siya yung capacity niya, yung caliber niya, no? If you have problems with the heart during the sexual performance, you might go into a heart attack. Oh. That's why yung mga chill lang, di ba, Regine, kahit na masaya ka, you end up having one. Kaya minsan sinasabi natin even yung mga intake ng ano ng gamot during a performance, kailangan mayroon tayong cardiac clearance. Yes. Oo, kasi importante yan. Kasi hindi natin pwedeng ipadilate masyado yung ugat natin to the extent na hindi kakayanin. And the pressure is so high, you might have high blood pressure. Right. Okay. You can go into heart attack. So, ang ganda ng topic ngayon. No? So, there's a lot of question popping up sa Facebook. Another question from Anonymous Doc. Meron po akong live-in partner at madalas po kami magtalik. Wow! Tanong ko lang po, na. Kung gaano lang po, how often is too much? Okay. Lagi ko sinasabi, Regine at Cathy, no? If you are capable and you are well, no, okay naman na you do it, no, as frequent, no. Ang problema like every day, lang, every day is no problem. But the thing is like yung sperm production mo na inirelease mo, of course it will be diminished as you go along, yeah. No. Yun ang naman ang magiging problema natin. Uh-huh. Pero hindi natin ma-factor in natin, no? Kasi we have patients if they do a lot, no, yeah. Then sometimes they will stop in the middle of the yung age na parang uy parang wala na akong sexual arousal, so there's a medical sexual disorder. Okay. All right, well there you go, friends. When Organic TV returns, marami pang tips ha, tayong makukuha from Doc Lee. Exciting ito. Bitin tayo, nakakapitin. Nagyadya lang kayo. Organic TV will be right back. Well, it's Trampoline Park. It's a big warehouse full of trampolines. We have many different activities. We got basketball, volleyball, dodgeball. We've got a foam pit area with an area where you can do parkour. Bored ka na ba sa usual exercise routines mo? Gusto mo ba ng bagong experience?
Well, we have something for you. Dito sa Mandaluyong ay may na-discover kaming exciting activity na talaga namang ma-enjoy mo. Yung tipong nag-enjoy ka na, nakapag-exercise ka pa. Well, it's Trampoline Park. It's a big warehouse full of trampolines. Okay, we have many different activities. We've got basketball, volleyball, dodgeball. We've got a foam pit area. There's an area where you can do parkour. And then there's just a free jump area. You can just jump around and enjoy yourself too. Well, it's very healthy. We think it is much better than jogging, for example, because it's not so tough on your joints and your ankles. It's very good for your metabolism, your heart. It's a great workout, and it's so much fun while you're doing it as well. You know, compared to the gym, here you have a lot of fun, but you're also getting that exercise, which will keep you in shape, lose calories as well. Hi everyone, please come to Trampoline Park. We're here in Greenfield District, which is in Mandaluyong City. There's so many things for you to do here. Bring your family, your friends, your colleagues. You're gonna have so much fun. Please come along. Papa Kids or Kids at Heart man ay tuwang-tuwa sa pagtalon at paglalaro sa mga trampolines. Hindi lang yan ang pwede mong gawin dito. Meron din silang mga fitness activities na I'm sure mag-e-enjoy kang itry. Do you know some of the benefits of playing? Yes, you're right. To adults like us, playing reduces stress. It also helps stimulate our mind and improve our brain function. And lastly, it gives us the feeling of being young. Ano friends, na-inspire ba kayo? Kaya tawagin na ang buong family and friends at sabay-sabay tayong maging fit and healthy. Noong 2014, mga December, na-diagnose akong hypertensive. So, nag-take ako ng binigyan ako ng maintenance drugs. Aside, of course, yung mga headaches, yung weakness, ganyan. Plus, minsan anxiety. Tapos, na-realize din na through yung blood exam, I had very high cholesterol. So, yun pala yung symptom na yun. Part pala ng isang whole set ng condition. I came to realize na baka meron ako. Baka nag-a-andropos na ako. Plus, I had symptoms ng yung sa lalaki, erectile dysfunction. I've had that for the last 3-4 years. Siguro din sa yung stress ng trabaho. Kasi I've been sa film and music production for so many years, 25, more than 30 years na. Nung na-diagnose ako na as hypertensive, naramdaman ko parang nakalutang yung aking pakiramdam. Malaman mo na mataas pala yung BP mo habang, alangan ng lugar, alangan ng oras. Yun yung nakakatakot doon. Pero napansin ko, hindi namamanage ng medicine. So, pabalik-balik ako sa doktor until nagkausap kami ng, meron akong friend, retired na military officer yan. Sabi niya, yung nararamdaman mo, pareho ko. Pero sabi niya, I went to this doctor, a naturopathic na doctor, na doon ako nag-improve. Ayun, na-introduce ako kay Dr. Viloria. Tapos binigyan ako ng acai berry. When I started taking acai berry, lahat yun nawala. Napansin ko agad after mga 2 weeks, yung energy level ko tumaas. Yung sleep cycle ko kumanda, I'm sure bababa yung cholesterol level ko. Kaya wala akong complaints. Wala akong complaints kasi nag-improve talaga yung aking pangangatawan. It's now time to read your messages for us. So, I have a message here for Sel Marie. Sana po magkaroon po kayo ng capsule from organic products para mas convenient po. Aba, okay, meron tayo dito. Lucky day. See? This one po, it comes in 10 capsules in one blister para mas madaling sa bag. Okay. Sige. How do you take it? This one once or twice, twice a day, yes. And it's organic USDA, so we're safe on that. And you can take it anytime, hindi kailangan like before meals or after meals. Mas maganda in the morning. Kasi empty stomach, yes. So it's convenient po, especially now that you're traveling, so yes. It's really convenient. Tama.
tama. Okay. Okay, ito another message from Divine Ventura Garcia. I really love the health tips from you guys. It inspires me to be thank fit. You. Oh, thank you. Sige. So, thank you very much po sa friends natin for joining today here sa Organic Doc. Thank you very much, yes, Doc. Thank you, Kathy and Regine for inviting me again. Yes, and keep sending us all your messages po so we can address it on our Facebook and Twitter. Thank you also to, once again, kay Doc, ating expert talagang fitin. Thank you for invite. Mainit na topic. Sana di kayo magsawa. Of course not. Ano pa habon na ng mga tips para sa ating mga viewers? Sige, lagi natin sinasabi, Regine, no, tsaka Ma'am Kat, no. Wellness is like keeping yourself healthy, no? Mm-hmm. So you take away your vices, no? Pag wala kang mga vices, of course, you make yourself fit and well, no? So yung mga sleeping habits natin, eating well, and exercise, like what you do, no? Mm-hmm. So yun ang mga basic tips na. Even yung mga basic tips is good na. Then if you want to try a supplement, of course, organic acai is one. Because of the ingredients, no, you have to take yung importante kasi mga ingredients na nagbubuo doon sa supplement kailangan sangkop sa ating pangangailangan ng ating katawan. Yes, salamat ulit, Doc, and I hope this will not be the last time you can join with us. Oh, you invite me again. Yes, Doc. Thank you. Thank you also sa lahat ng sponsors natin. See you again next week, friends, dito lang po sa Organic TV. Be healthy, make it a habit. Samahan ninyo kami today sa buong episode ng Organic TV. Magkakasama natin today ang mga experts pagdating sa usapang stress. This topic is not only for the women, it's also for the guys. Exactly. And you know what, hindi lang sa mga adults, even kids get stressed out, di ba? Yes. So, paano mo ba malalaman kung stressed ang isang tao? Okay, to begin with, like what you're saying, Regine, we have your personal or individual stress. The stress that you start with as individual, no? That's one. Then you have your external factor stress. What are the external factors?